lahat, ngayong araw ay ituturo ko kung paano po tayo maaaring gumawa ng ating sariling electronic signature o e-signature. Diba po, dahil sa ating distance learning, most of the times po ang ating mga submission ng ating mga school-related reports ay through online na ina-upload na po natin sa Google Drive, or isinesend natin online, ina-upload online. Ganyan po ang submissions natin dahil nga po sa pandemic, sa distance learning natin. Pero minsan hindi natin na-insert yung ating pirma. Ang iba po ang ginagawa, ipiprint yung file, tapos pipirmahan, pipicturan, saka isesend. Pero ngayon po, pwede naman po tayo talagang gumawa ng ating sariling electronic signature. Ituturo ko po yung two ways ng paggawa ng aking sariling electronic signature. Ito po ay pirma ko. Gumamit po ako ng pentel pen. And then, sinulat ko po yung aking pirma, kunyaring pirma, sa bond paper. Bond paper and pentel pen lang po to. And then, pinicturan ko lang po. So, ito na po yung picture ng aking kunwaring pirma. I-right click ko lang po, and then copy, and then i-attach ko na po sa file or sa Microsoft Word. Kasi, kunyari, dito po tayo gumagawa ng ating report na kailangan may pirma tayo. Pero as you can see, wait lang po, medyo palakihan ko lang po ng konti. As you can see, meron po kasi siyang background. So, para mawala po itong background na parang dirty white, dito po tayo sa picture format. Ang first way po na pwede natin gawin ay i-remove ang background niya. Click po natin itong remove background. Medyo palakihan ko lang po. So, always remember po, dito po sa pagre-remove background, yung purple thing or part, yun po yung part na mare-remove or maaalis. Yung white part, yun po yung matitira. Tsaka itong part ng itim, yan po yung matitira. Pero dahil nga po naka-purple yung letter E, then yung buntot na Y, kailangan ma-keep ko po itong part na to. So, ang gagawin natin ay i-click po itong mark areas to keep. And then, i-click ko lang po yung letter E para manatili yung E. Ayan. Pero as you can see po, yung part na to ay nag-white. Pero di ba po sa picture natin, kapag ito pong part na to ay hindi natin i-remove, dirty white siya. So, i-remove po natin tong part na to. Click lang po natin. Ayan. And then, click na rin natin to. Ayan. I-keep lang natin tong part na tong R kasi medyo nabura. Ayan. So, I think okay na po to. Medyo malabo po kasi yung pentel pen na ginamit ko. And then, after that, keep changes. Keep changes na. Ayan na siya. Nawala na po yung parang dirty white background niya. So, now, i-overlap po natin siya or i-wrap po natin siya sa aking name. Paano po ang gagawin natin? Punta po tayo dito sa picture ng signature natin. I-right click po natin and i-wrap text natin. In front of text po ang ating pipiliin. And then, ayan na po siya. Yan. So, meron na po tayong electronic signature na pwedeng i-insert sa ating mga files or documents na ginagawa. Ayan. Okay, another way po ng ginagawa ko sa pag-i-insert ng aking signature. Halimbawa po, ito po ulit yung picture ng ating pirma. Right click po natin and then paste uli natin sa Microsoft Word or kung saan natin ginagawa yung document o yung file natin or yung report natin. Ang gagawin po natin this time ay pupunta pa rin po tayo sa picture format. Pero hindi na po natin i-remove background. Instead, we're going to change the color. Dito po sa drop-down arrow ng color, meron po tayong saturation, tone, and recolor. Ang ginagawa ko po, pinipili ko po itong 75%. Pwede rin naman pong 50%. Ayan siya, kapag naka 50%.
pwede rin naman po siyang 75%. Mas malinaw siya. Ayan. Ayan o. Mas malinaw po yung 75%. Pero dahil meron siyang black color dito, pwede naman po natin siyang i-crop. Ayan. Pwede natin siyang i-crop. Okay. Tanggalin ko lang po. Now, paano natin siya i-wrap text or i-overlap sa ating name? Same lang po sa kanina. I-right click natin and i-wrap text. But this time, we are not going to choose this in front of text. Instead, dito po tayo sa behind text. Yan. Yan po ang pipiliin natin, yung behind text. Bakit po behind text? Kasi if we are going to change the if we are going to choose this in front of text, yan po ang kalalabasan. Mawawala yung pangalan. Bakit? Kasi nga po, hindi naman tayo nag-remove background. Pinalitan lang po natin yung color. Kaya po, yung permanent, yung name natin, mawawala talaga. Mapapatungan ng image ng ating pirma. Kasi nga po, nag-change lang tayo ng color. Kaya ang gagawin natin, kapag ganyan, behind text po tayo. Yan. So, ito na po yung aking e-signature na pwede kong i-attach sa mga files or documents na ginagawa ko. Ayan lang po ngayong araw. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat and bye-bye po. Bye!